Ano nga ba ang kwento ng mag-inang Gypsy Rose at Didi Blanchard? Si Didi or Claudine ay sinilang noong May 3, 1967 sa Louisiana, USA. Nagtrabaho siya bilang isang nursing aide at nung nagkasakit ang kanyang ina ay siya ang nag-alaga dito. Kung kaya't nagkaroon ng suspecha ang kanyang mga kamag-anak na siya mismo ang kumitil sa buhay ng kanyang ina dahil sa hindi pagbibigay ng pagkain dito. 24 years old si Didi nang mabuntis sa nobyo niyang si Rod Blanchard na 17 years old noong panahon na iyon. Nagkaroon sila ng anak na babae na pinangalanan nilang Gypsy Rose, ngunit hindi pa man naisisilang si Gypsy ay naghiwalay na ang dalawa. Kung kaya dinala ni Didi si Gypsy at naninirahan kasama ng kanyang ama at ng kanyang stepmother. Gayunpaman, si Rod ay hindi nagkulang ng suporta para sa kanyang anak. Ayon kay Didi, dahil sa premature baby si Gypsy ay marami siyang mga health issues. 7 years old si Gypsy nang ma-involve sa isang minor motorcycle accident kasama ng kanyang lolo at dahil nga dito nagkaroon siya ng injury at kailangan siyang maoperahan at ito nga ang naging dahilan kung bakit naratay ng mahabang panahon si Gypsy sa wheelchair. Hindi na din nakapag-aral si Gypsy at kalaunan ay lumipat din sila ng bahay sa isang public housing o tirahan na pagmamay-ari ng gobyerno dahil sa pinagtangkaan ni Didi na lasunin ang kanyang stepmother. Dahil sa medical conditions na yun ni Gypsy ay walang problema si Didi sa mga bayarin at gastos niya araw-araw dahil nakakatanggap siya ng financial assistance galing sa gobyerno at sa ama ni Gypsy na si Rod na nagbibigay sa kanya ng support monthly. Laging nasa ospital ang mag-ina para ipa-check up si Gypsy sa mga espesyalista dahil sa mga sakit nito tulad ng leukemia, asthma, muscular dystrophy or panghihina ng muscles. August 2005 nang manalasa ang Hurricane Katrina sa kanilang lugar at dahil nga dito ay bumuhos ang napakaraming suporta at nagkaroon sila ng mga sponsor. At dahil dito ay nabigyan din sila ng bagong tirahan sa Springfield, Missouri. Noong 2012 na makilala ni Gypsy si Nicholas Godijan sa internet, tulad niya ay meron din itong mental illness. Nagkaroon sila ng relasyon na tumagal hanggang 2015. June 2015 ay nagplano si Gojan at si Gypsy na patayin si Didi dahil na rin sa sumbong ng huli na lagi siyang kinokontrol ng kanyang ina at inaabuso nito. June 2015, pinapasok ni Gypsy si Godijan sa kanilang tahanan. Binigyan niya ito ng kutsilyo, gloves at duct tape. Pumasok si Gojan sa kwarto ni Didi at habang ito'y tulog ay pinagsasaksak niya ng ilang beses. Habang si Gypsy ay nasa banyo at naririnig ang tawag ng kanyang ina. Tapos nito ay nagpunta sila sa isang hotel at nag-stay doon ng ilang araw para magplano sa susunod nilang hakbang. Nakita din sila sa mga CCTV camera ng isang local store. Bahala ang mga kapitbahay at kaibigan ni Didi dahil sa isang Facebook post na nanggaling din mismo sa account ni Didi na nagsasabing agad silang tumawag sa 911 at doon nga kasama ng mga pulis ay nakita nila si Didi sa kanyang kwarto na nagtamo ng maraming saksak. Na-trace ng mga pulis ang kinaroroonan nila Gypsy at Nicholas sa pamamagitan ng Facebook post na iyon. Naaresto si Nicholas sa kanyang tirahan na kasama si Gypsy at laking gulat ng mga taong nakakakilala sa mag-ina na sa unang pagkakataon ay nakita nila si Gypsy na nakakalakad ng mag-isa. Talaysay ni Gypsy na simula pagkabata ay kinokontrol na siya ng kanyang ina at nakakaranas ng physical abuse mula rito. Hindi totoo na meron siyang sakit na muscle dystrophy dahil sa katunayan nga ay kaya niyang maglakad ng mag-isa.
Hindi rin totoo na nag-a-undergo siya ng chemotherapy dahil wala naman talaga siyang sakit na leukemia or cancer. At ang dahilan ng kanyang pagkalbo ay dahil sa mga iniinom niyang gamot at dahil na rin sa palagi ang pag-shave ni Didi sa kanyang ulo para mapaniwala ang maraming tao. Dahil sa revelasyon na iyon ni Gypsy ay bumuhos ang simpatya sa kanya na siya ay biktima lamang ng child abuse. Kung kaya't nasintensyahan lamang siya ng 10 taong pagkakabilanggo at makakalaya taong 2024. Habang si Nicholas Gojan ay habang buhay na mapibilanggo. Kahit na umapila ang kanyang abogado na siya ay may autism at walang kakayahan na gawin ang bagay na iyon. We'll be right back.